Magandang araw mga ka-random, and today ang pag-uusapan natin ay yung nakita nyo sa thumbnail, which is yung secret na settings ni Snap. So, syempre, yun po yung hindi clickbait, ano? At kaya naging secret siya dahil ganito. Ito po yung ating i-discuss ngayon. Ito ay parameter modification guide. So, meron siyang itong icon and isa-cycle natin yun dito. So, usually, ang nakikita mo dito sa settings ni Snap ay ano po yun? Yun yung mode niya lang. Yung mode 1, mode 2, and mode 3. So, iba pa po yung parameter modification niya. So, iba pa yun. Kailangan mo yung i-activate bago ka makapasok doon sa settings. And yung reason kaya bakit siya naging secret, dahil kung titingnan mo itong user manual ni Snap, hindi mo siya dito makikita, no? Yan. Kasi binasa ko siya and wala talagang laman yung manual regarding doon. Ang meron lang siya, however, ay ito. Yung error code sa page 8. Battery icon, instruction, working mode, yan. Pinaliwanag niya lang dito yung basic. Then, itong set. Itong icon na set 1 and set 3. So, halos doon sa set 2 ay wala din siyang information, di ba? So, may kulang. And, yung kulang dyan is yung settings ng parameters. So, paano ba natin yun? Paano ba tayo mapupunta dun sa settings menu para makapag-change tayo ng parameters? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ayan. Meron tayo ditong chart na ginawa ko kanina, no? So, pasensya na dahil hindi ganun kaganda ang aking penmanship. Pero, ayan. Pwede mong i-post or magkuha ka ng screenshot para may reference ka pagpunta natin doon sa pinaka-settings. So, simulan na natin. Ito is yung, i-adjust ko lang. Yan yung pinaka-menu ni Snap. So, kailangan natin i-off yung inverter. So, off natin yung inverter. Yan guys, dahil naka-off na yung ating inverter. So, i-on natin siya. Pero bago natin siya i-on, para mas maging malinaw, is mag-a-assign tayo ng numbers dito sa mga button. So, dito sa harap ay may apat na button. Sabihin na lang natin na ito ay button number 1, button number 2, button number 3, and button number 4. So, bali, ang gagawin natin para makapasok tayo doon sa parameters settings ng ating inverter, kailangan nating i-hold yung tatlong button, si button number 2, 3, and 4. So, yung tatlo, i-hold natin siya ng sabay. So, yan. Sige, gawin natin. Yan. Yan. Makikita mo, after nun, sige, zoom ko lang kaunti. And, adjust ko ng kaunti ang ating camera. So, yun. So, ito na yung ating, yun, makita nyo, battery, 0.1, at ito yung voltage niya, 13.8. So, kung babalik tayo dito, zoom out natin. Yan, kung babalik tayo dito, ito yung ating parameter modification guide. So, meron tayong, itong column na to is or row is icon and working mode, operation and range. So may apat tayo na representation doon sa mga value niya. So una natin is ayan. Ayan, BO1. So under ng BO1, yan yung charging voltage. And yan ang working mode niya is charging voltage, ang operation niya is charging voltage. So ang range is hanggang siyang
13.8. So, titingnan natin dito. Ang pagnabigit pala sa kanya, yan, balik tayo sa Zoom. Yan. Ang pagnabigit natin sa kanya, di ba blinking, blinking yung ating icon, which is BO1. So, para mapunta tayo doon sa value ng 13.8, kailangan lang natin i-hold yung button number 1. So, sige, hold natin. Ayan. Pagkatapos ng siguro ay 3 to 5 seconds, blinking na ngayon si Bolt yung 13.8. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-manipulate ng gusto nating value sa kanya. So, halimbawa, 13.8, kung gusto mong bawasan, pipindutin mo lang bali yung button number 3 or yung may label na on and off. So, pag nag-press tayo ditong isa, yan, pabawas siya. Siya yung subtract or decrease. So, yan. Then, kung halimbawa, ibabalik ko lang, halimbawa, na masyadong nababa yung value na nailagay mo, pwede ka naman magdagdag. Sa pag-increase naman ng value, ay pipindutin mo yung button number 2 or yung may label na function. So, yun, pindutin natin. Ayan. And, kapag satisfy ka na dito sa value na to, syempre, ililipat mo naman yung dito sa icon BO1. So, para gawin yun, i-hold mo lang yung button number 1 or yung meron dito na parang diamond or square. So, hold natin. 1, 2, 3, 4. Yun. Siguro ay 4 seconds. Naandito na naman siya. So, syempre, tapos na tayo doon sa ating BO1. So, yan yung BO1. Sunod is BO2. Under ng BO2, recovery bolt DC-AC. So, yan. Ang function niya naman is sa recovery ng voltage. Yung range niya ay hanggang 13.5. So, plus or minus 1.5 yung volt. No? Then, yun. Punta na tayo doon. Proceed na tayo doon. So, sum ko ulit. Yan. So, para naman lumipat tayo doon sa BO2, kailangan lang natin pindutin ay eto. So, yan. Doon naman sa para mag-switch ka between icon is itong button number 2 or yung may nakalagay na function. So, yan. Since nandito na tayo sa BO2, tulad nung doon sa BO1, para mag-switch tayo dito sa value ng bolt, kailangan lang natin i-hold yung first button. So, hold natin. Then, after 5 seconds, andito na tayo sa value ng bolt. So, same, kung gusto mong bawasan is pipindutin mo lang dito. And kung gusto mong dagdagan is pipindutin mo sa button number 2. So, yun. So, yan. Mataas yung settings ng iyong depende sa requirement ng iyong setup is yun yung voltage na ilalagay mo dyan. So, stick tayo doon sa 13.5. So, jump na tayo dito sa balik tayo ng BO2. So, yan. Dahil tapos na tayo sa BO2, punta naman tayo sa BO3. Press mo yung function and nandito ka na sa BO3. So, ano naman yung BO3? Under dito sa ating libro na chart ng karunungan, si BO3, yan yung low voltage alarm. So, ito na yung magdi-determine kung kailan ba magbibip yung iyong buzzer na built-in dito sa inverter. So, yan. Dito mo siya isa-set. Low voltage alarm. So, ikaw magsiset ng low volt, then kapag si inverter ay na-reach na yung ganung
set mo na bolt and mag-alarm na siya. So dito mo 'yun i-modify sa BO3 or low voltage alarm. So 'yan, ang dito sa settings ko ay naka 12 volt plat ako, 12.0, then kapag na-hit niya na 'yon is magsisimula ng mag-beep ang ating ang aking inverter. So alam ko pag nag-beep na siya is malapit na ako sa cut-off. So yun, dito mo siya papalitan. So same, kapag gusto mong lumipat para palitan yung value ng voltage, i-hold mo lang yung first button. And after 5 seconds, yan, nandito ka na ngayon kay volt. Then kung gusto mong dagdagan, function, and so far, ito na yung maximum value niya. 12 volts na yung pinaka-maximum na pwede kang mag-alarm. And pwede kang bumaba pa dun. So, yan, 11.7. So, pwede mong hanapin dito yung yung base doon sa yung setup. So, balik ko lang doon sa aking settings na 12.0. Then, exit na ako dito sa icon ng BO3. So, balik lang ako dito sa BO3. And yun, sunod na tayo sa BO4. Pindutin natin isa, BO4. Ano naman yung BO4? Under dito sa chart, kung kanina yung BO3 ay low voltage alarm, sa BO4, yan na yung low voltage disconnect. So, ito na yung kapag sinet mo ng, naglagay ka na ng value under ng BO4, yeah, kapag na-hit niya na yung voltage na yon, so cut off na siya, magka-cut na siya, hindi na siya lalabas pa ng, magbibigay ng output, kumbaga. So, tigil na yung operations niya regarding doon sa out. So, syempre kung may ginagamit ka na appliance or sabihin na natin TV, mapuputol na yung pinapanood mo dahil ika-cut off ka na niya. So, dito, sa akin, linagay ko na value ay 11.5. So, dun sa 11.5, pag nasense na ni inverter na ang voltage, ang battery volt ko ay 11.5, magka-cut off na siya. So, same drill, pwede mo ditong i-manipulate yung value and yun, doon na tayo sa function 5. So, sa function 5, ayan, sa function 5 naman, ito yung battery indication na 0. So, ikaw ang magsiset, ayan, ikaw ang magsiset kung ano yung pinaka, ano yung i-represent ng inverter na 0 na voltage, no? So, yan. Punta tayo dito. And, dito sa aking setup, sasabihin ni inverter na 0 na yung aking battery kapag na-hit niya na yung 11.5 na volt. So, yun yung gusto ko na cut off niya para hindi din madamage na gusto yung battery. Kasi, alam ko, yung 11.5 ay nasa 20% na lang. So, hindi ko siya sinasagad ng 0. And, ang aking battery ay lead acid. So, medyo sensitive tayo sa voltage drop. Kaya, wag nating papaabuti ng 0. 0-0 yung laman ng baterya dahil may madadamage natin yung battery. So, yan. Yan yung aking 0. Then, next is, kung kanina yung BO5 ko ay, siya yung magsasabi ng 0%, dito naman sa BO6, ito yung settings kung saan, i-determine naman ni inverter kung 100% na yung iyong battery sa pag-charge niya. So, yan, i-ano na natin,
i-set na natin siya. So dito sa aking battery, gusto ko na dito siya magwa 100% sa 13.0 volt. Yan na yung pinaka maximum na pwede i-hold nung gusto kong maging 100% ng aking battery. Kasi ang ating lead acid ay 12.9. So may pasobra lang ako ng 0.1 volt para syempre may plus or minus tayo, 'di ba? Para makukover ko pa din siya kahit magsabihin na nating minus 1.1, ibig sabihin magpo-pull pa rin tayo sa 12.9. So, 'yan na yung BO6 then sa pinakahuli naman, ang pinakahuli natin ay yung BO7 or factory data reset. Halimbawa, ikaw ay naguluhan sa iyong setup. Halimbawa, sa iyong unang try ay siyempre hindi mo pa ganun kabisado or nagpalit ka ng battery sa iyong setup. So dito mo na 'yun kukuhain. Siyempre, tatanggalin niyo mo yung mga value na in-input mo dito sa ating inverter. So yan, under dito sa 07 FSA, then para ilipat diyan, hold mo lang itong first button. Then magbi-blink na yung FSA. Then para mag-cycle ka dito, ito na yung rest, your reset. Kapag okay na and gusto mong i-reset yung value ng iyong inverter ay pipindutin mo lang ng long press yung on and off button. Siguro mga 5 seconds. Then, yun. Pag on ni inverter ay mailalagay na yung iyong marireset na yung information or yung mga value na linagay mo dito sa inverter. So, zoom out ko lang. So, yun. Yun na. Naipaliwanag ko na yung ano ba yung secret settings ni SNAT. And hindi siya hindi naman siya clickbait, no. So yun, bakit ba kailangan mo yung malaman yung parameter modification guide. So yun ka random, in summary lang, no. Bakit kailangan mong malaman kung paano i-modify yung mga parameters. So ang take ko lang dito is tayo ay may iba't ibang setup. Tulad sa akin, ang battery na gamit ko ay lead acid. And may mga certain requirements si lead acid na hindi applicable para sa, halimbawa ay lithium ion, yung mga naka lithium ion na battery and yung naka lithium ion phosphate, LiPo4. So iba-iba yung ano natin, iba-iba yung ating requirements. So kailangan malaman mo to dahil syempre kung iba't iba ang requirements natin, depende sa setup mo yung magiging settings mo. Bale, yun yung pinaka-importante doon. Dahil iba-iba tayo ng setup, iba-iba yung requirements natin. And dito tayo kukuha or maglalagay, magsiset ng ating base sa ating requirement ng setup. So yun lamang po. Pasensya na kung medyo mahaba yung content and hopefully ay may nakuha kang information sa pag-setup ng ating inverter. And kung umabot ka sa part na to, ay maraming salamat at sana ay suportahan mo ang aking channel. Paki-like, subscribe, and click mo na din yung notification bell button para ma-notify ka pagka may bear tayong bagong upload. So yun lamang po. Please subscribe. God bless and bye-bye.